Boy, ano ginagawa mo rin? Nagpapakamatay ka ba? Hoy! Alam ba, maaari kang mabundol dyan? Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bigi ka ba? Mabuti, Pap. Patayin mo na yan at umuwi ka na bago ka mahuli ng pulis. Ba't yun ang pinagsasabihan? Nagmamalaki pa. Kung ayaw mong makinig, bahala ka sa sarili mo. Sira pala ulo mo eh. Loko-loko! Bye. Sige, mawala na kami. Ingat. Thanks. Good morning, Mr. Abad. Good morning. Babaho muna kayo. Huwag na ngayon. Maraming salamat. Eh, antok na antok pa ako eh. Sige mong pagkakataon na. Sige ho. Sige, Lani. Bye. Tawagan mo na lang ako bukas, ha? O, oh, sige. Thank you. Bye. Bye. Okay, bye. Papa, I'm sorry, ha? Naabala pa kita. Wala kasi maghahatid sa akin eh. Eh, natatakot naman ako mag-taxi mag-isa. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Naku, hindi ho. Umuwi lang siya ng maaga dahil may appointment siya bukas ng alas 8. Huwag mo na akong binabola pa. Sa init ng ulo ko ito eh. Baka hindi lang ako makapagpigil sa'yo. Bakit? Paano sira? Sabi ko na't mauubos ang gasolina eh. Eh bakit hindi kayo nagpakarga? Pakarga? Sapagkat nang gisingin ako ng maganda kong anak, alas dos na ng umaga. Lahat ng gasolina ang madaanan ko eh, sarado na. Kaya sa susunod, pwede ba? Bago mo dispatsahin yung boyfriend mo, magpahatid ka muna sa bahay. Para sa susunod naman, hindi mo na ako istorbuhin sa ating gabi. Eh, anong gagawin natin ngayon? Natin? Ako lang. Ako ang hahanap ng gasolina ngayon. Sasamahan ko kayo, Papa. Wag na! Dito ka na lang sa kotse. Bantayan mo. Sara mo yung mga pinto, ilak mo. Pati yung mga bintana, taas mo. Mag-iwan ka lang ng puwang para makahinga ka. Thank you.
Si Attorney Abadon, lalaki sir. At ang babae naman, oh, yung kanyang anak na si Diana. Bladed weapon hong pinampatay. At ang lumalabas yung ebidensya ay wala hong rape at wala hong robbery. Pagpatay na walang katuturan. Dali mo sa lab mga fingerprints. At pagparis mo sa mga nakuha nating fingerprints sa nakaraang patayin, okay? Joseph! Diniente, ito ba dalawang tayo masasabi mong ikakapatuloy ng biktima ng Wilhelm Mayak? Bago ko sagatin ang tanong mo, hintayin muna natin ang report galing sa lab. Diniente, hindi ba sabi mo na isang linggo lulutasin mo kagad ang kasong to? Milyon-milyon ang populasyon Metro Manila. We're dealing with a person na unpredictable. Ang alam ko, umiiksa yung kapagitan ng kanyang pagpatay. Papatay at papatay siya muli. Pero gaya ng pinangako ko, huhuliin ko ang basag ng pulang yan. Thank you.
Ano ba naman? Nakikiliti ako. Nakikiliti ako. Teka muna, pamanak. Doon tayo sa kwarto ko, ha? Pamana. Paano, anak mo? Baka magising na. Huwag ka magalala. Tulog na yun. Tayo na. Di ba sinabi ko sa'yo matulog ka na? Ha? Walang yaka? Ba't binabantayan mo ako? Umaba lang po ako para uminom ng tubig eh. Naku! Sinungaling ka! Manang-manang kasama, mapayo kayong sinungaling! Tarantado! Bakit mo ako tinitigan ng masama? Ha? 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 Hindi ba niyo alam masama yung ginagawa niyo? Ba't ka nakikiram? Pulis ka ba? Hindi. Barangay ako. Umuwi na kayo. Butang ng Thomas ka nga dyan. Nakakastorbo ka. Patrolman Reyes. Base, this is Patrolman Reyes. Go ahead, this is Base. Pakipatch mo nga ako kay Lieutenant Miranda. Dugong kamay mo? Anong ginama mo? Ha? Siguro mamamatay tao ka. Ah!
Delphine, pakibaba naman yung bag namin, oh. Napagayata tayo ng husto, ah. Kasi naman to si Marilas, kung sunduin tayo, yung aga-aga, inatok pa ako, eh. Eh, mabuti na rin yung maaga tayo kaysa naman pagalito pa tayo ni Miss Rivera. Miss Rivera na naman. Bakit ba kayo takot na takot kay Miss Rivera? Kunin niyo na yung mga bag niyo. Kunin niyo na. Bigat-bigat nito, eh. Uy, ito na yung bag ko, ah. Baka mamaya ako sa inyo nailagay. Kung hindi ko pa alam, ah. Isa sa inyo, may galit sa akin, ah. Ano ba yun, boss? Sakit sa tenga, mamaya marami kayo, Miss Rivera. Miss Rivera kayo naman. Bakit ba kayo takot na takot kayo, Miss Rivera? Miss Rivera kayo na, Miss Rivera. Nakakainis ako. Hindi na sa tenga, eh. Siya nga pala, may iba tayong usapan. Magkano binigay sa inyo ng mama mo? 500 pesos lang. 500 pesos lang pala, eh. Sa akin nga dyan. 200. Pero syempre, sa mama ko lang yun. Sa papa ko, humingi ako syempre ng 500. Syempre, konting kupit. Oh, sino yun nga tumarating niya? Ha? Excited na ako. Ay, ano ba? Hindi yan, ha? Boyfriend mo ba yan? Makilala mo? Pagbira ka naman. Hindi mo kagad pinakilala sa amin. Ang pagbira ka naman. Pagbira ka naman. Hi! Hi! Late na ba kami? Alam mo ba, sabi ko nga kay Miss Rivera, dapat sana ka-retreat natin mga atinista. Isipin mo, ang lamig-lamig sa Baguio, eto mas masarap sana kung may kasama kang mga taga-Ateneo. Ikaw talaga, Angie, oh. Alam mo ba kung bakit unorganize tong retreat na to? Para lang sa'yo, para magbago ka ng ugali mo. Para sa ating lahat tong retreat na to. Ha, basta ako. Pinapunta ko si Joseph sa Holy Rosary Convent, tapos. Pinapunta mo yung boyfriend mo sa Baguio? Eh, ikaw pala talaga may kailangan ng retreat na to, eh. Gising na kaya si ma'am? Eh, patay pa mga ilaw, eh. Liz, kung pindutin mo kaya yung doorbell? Eh, kung yung ilong mo kayang pinipindot ko, gusto mo? Mas mabuti pa siguro, no? Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Ito kasi, oh. Bakit ba ako laging pinapapindot nyo ng doorbell? Bakit hindi siya kaya o siya? Hirap-hirap sa inyo. Laging gusto niyo akong mapagalitan ko ni Mami. Hindi naman yata tama yun. Aray ko. Alas 4 pa lang naman, no? Oh? Oh, alas 4 pa lang. Alas 5 naman usapan natin, di ba? 5 o'clock, right? Oo, dapat nga. Paalis niyo tayo. Hindi pala. Tapos ka lang, Chiki. O, paano ba yan? Nandito na ang bus. Nasaan na si Mang Enteng? Nasa tabi-tabi lang yun. Huwag ka na mainip. Paalis na tayo mayami. O, yun na, yun na. Anong ginagawa niyo dito? Magre-retreat po kami sa Baguio, dito meeting place namin. Sino ba nakatira dyan? Bakit po ba? Anong kaguluhan to? Anong pangalan niyo? Ha? Nag-uumpisa pa lang ba party o patapos na? Magre-retreat daw sila sa Baguio, sir. Sa Holy Rosary Convent po kami.
Bakit dito ang meeting place nyo? Eh, dito ko nakatira yung teacher namin eh. Ano pangalan teacher nyo? Yurida Rivera. Ako ang homeroom teacher ng mga babaeng yan. And we're all going to Baguio for a retreat. At kayo naman, anong ginagawa nyo rito? Lieutenant Miranda ho, Homicide Division. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Teniente. What seems to be the problem? Kung merong mga kapitbahay na nagre-reklamo dahil sa gulo ng mga estudyante ko, pasensya na lang. Siguro excited lang sila dahil sa retreat. If you were listening a while ago, ang sabi ko, taga-Homicide Division ako. Hindi ko trabaho humuli ng mga taong magugulo. Lalo na, kung kasing gaganda ng mga estudyante. That's all we need. Isang social na polis. Well, Mr. Homicide Division, you have just exhausted my patience. Ano ba talagang kailangan mo? May nahabol kaming homicidal maniac. Ano daw, sex maniac? Sobrang cheap mo naman. Homicidal maniac, hindi sex maniac. Ikaw talaga, Liz, puro sexy naman ang utak mo. Quiet, girls. Quiet, girls. Ganun pala, Tiniente. May hinahanap kang homicidal maniac. What the hell are you doing socializing with my girls, my students? Ginagawa ko lang aking trabaho. Nakikipaglandian ka sa mga estudyante ko, ganun ba? Hindi. Ang i-check out ang any suspicious-looking character dito sa paligid nito. Oh, bakit? Meron bang mga suspicious-looking characters sa paligid mo? Gusto niyo ba sagutin ko tanong niyo? Hindi ba lang. We have to get going. Ms. Rivera, peligrosong gumalagala mga estudyante niyo dito. May killer maniac sa vicinity. Kanina lamang, may pinatay siyang tao. Sa patanong, Ms. Rivera, bakit dito ang meeting place niyo? At bakit hindi? Karamihan sa mga estudyante ko sa Quezon City nakatira. Ang eskwela namin sa Makati. Pupunta kami sa Baguio via North Diversion Road. Siguro kung matalino kang pulis, maintindihan mo kung bakit kailangan dito ang meeting place namin. Para hindi na siya umalis ng bahay, dito ang meeting place. Huwag ka nang maingay dyan. Baka marinig ka pa. Kaya mo si Ms. Rivera. Ano? Napahiya ka! Uy! Maayos si Ms. Rivera. Napahiya siya! O ano? Kuwawa naman, napahiya sila. Uwi na lang kayo. Saya ka, no? Si Patria, wala pa? Ma'am, wala pa ho. Eh, si Mang Enteng? Wala pa rin ho, ma'am eh. Nandito na ang school bus, wala pa si Mang Enteng? Eh, ma'am, baka lang pinauna niya yung bus, pagkatapos susunod na lang siya. Miss Elizabeth Cordero, ilang beses na kitang inilagpak, wala ka pa rin kadala-dala. Ma'am, baka naman ho may binili lang si Mang Enteng. Bueno, mabuti pa, pumasok muna kayong lahat dun sa loob. At meron daw maniac on the loose dito. Sige, pasok na. Pasok na. Adalian niyo. Sige, sa loob. Bilisan niyo. Girls, hurry up. Oh. Ano po, meron ng maniac on the loose dito. Adalian, sali, bilisan mo. I'll miss you. See you. Bye. Sorry to keep you waiting. I'm sorry I'm late, Nida. Palagi ka namang late, di ba? Ma'am, boyfriend niyo ho ba siya? Isa sa napakarami. Right, Patria? Wow, Nida. Ang aga-aga, mukhang in the mood ka makipag-away, ah. Sorry. Mabuti pa magkape muna tayo sa loob habang iniintay natin si Mang Enteng. O siya nga naman, okay? Magkape muna tayo. Okay, oh, girl, good idea. Pasok.
Sino ka? Anong kailangan mo? Andiyan ho si Miss Rivera. Ako nga. Pinapunta ho ko ni Cho Enteng dahil hindi raw po siya makakarating. Nagkasakit ho eh. Sa dinami-dami naman ng araw, ngayon pa siya nagkasakit. Sumakit ho kasi ang kanyang sigmura. Nakarating nga ho ngayon sa banig eh. Na hindi nga ho makakilos. Huwag ho kayo mag-alala. Sanay ho ako magmaneho ng bus. Katunayan, mas malaki pa nga ho dyan ang minamaneho ko eh. Saan ka narong kanina? Nung dumating ho kasi ako, wala pang ilaw dyan sa bahay niyo, kaya nag-almusal lang ho ako sa kanto. O sige, tatawagin ko ang mga estudyante ko. Oho. Talk to you about something. Ano na naman yan? Eh, kung maaari daw, dumaan muna tayo ng beach bago tayo pumalik ng Baguio. What? Paano retreat natin? It's only for a couple of hours. Mm-hmm. May dala ba naman silang damit pampaligo? Meron. Ako rin, may dala. Oh, sige. Pero, hindi na ako sasama. Babaan nyo na lang ako sa bayan. Kasama ko si Evelyn at si Pat at mamimili kami ng mga gagamitin ngayong hapuna.
I really love the weather here in Baguio. Oh, perfect ang climate for a retreat. Oh, I just love this place. Oh. Lenny, payagan kaya tayo ni Ma'am na mamasal mamaya? Sasabihin kay Liz, sandali. Sabihin mo naman kay Ma'am, mamasal tayo din mamaya. Oh, bakit ako na naman ang tinuro mo? Pambihira ka naman, bakit hindi ko magsabi? Mamaya mo dyan, pagalitan na naman ako. Please keep quiet! Tingnan mo naman sa bandang kaliwa. Ma'am. Welcome to Holy Rosary Convent. Ah, Sister Vera. Ako. Good afternoon. Ready na ba ang cottage namin? Oho. Tatlong cottage ang naka-reserve para sa inyo. Hanggang Monday lang kayo, di ba? Right. Tama. Kailangan ko rin ng isang kwarto para sa driver namin. Where is the biggest cottage? Yun ho. Oh, perfect. Okay, girl. Go to the bus and get your things and we will adjourn to this cottage. Itong magiging conference cottage natin, okay? Yes, ma! Ay, talaga, sobra ka sa akin. Attention, please, girls. Attention. Everyone needs to go into a retreat once in a while para makapag-isip-isip tayo tungkol sa ating buhay. For me, personally, ang aking motivation is to get out of the rat race of the world we live in. Sa inyo naman, sa palagay ko, in a few weeks' time, you'd all be leaving school. Some of you will be working. Some of you will be going to college. Kaya't inaasahan namin na anuman ang matututuhan ninyo dito sa retreat na ito ay mapapakinabangan ninyo later on sa inyong trabaho. Alam mo, daddy ko, kumuwi na madaling araw. Bakit? Lagi ba siyang nag-overtime? Ewan ko nga ba, tapos na yung office hours? Overtime pa ba yun? Elizabeth, will you please keep quiet? Yes, ma'am. Kaya, pinakikiusap namin sa inyo na bigyan ninyo ng full attention and cooperation ang retreat na ito. Sapagkat ang totoo niyan, wala namang makatutulong sa inyong sarili kundi kayo rin. Give this retreat a chance and I assure you that it's going to benefit all of you. It will help you very much in knowing yourselves better. Nais kong ipaalala sa inyo that this is not a spiritual retreat, but rather a class in group dynamics. For our first activity, gusto ko kumuha kayo ng isang bagay o mga bagay, maaaring dito sa loob ng kwarto o sa labas, na inaakala ninyo na higit na makapaglalarawan sa inyong sarili. O, look for something that you feel and think best describes you. And you have exactly 20 minutes for this activity. That time starts now. Chiki, mabuti pa mamasip tayo. Ay, naku, ikaw pa. Wala ka nang inisip, kundi mag-good time. Bilhin sa atin, ma'am. Huwag tayong lalayo dito. Eh, boring dito, eh. Pas, pas, pas! Eto, bigay mo kay ma'am. Sabihin mo, opposite mo to. Bakit? Eh, hindi ba makaya pag tinatanganan mo sumasara, eh, ikaw naman samantalang bumubuka. Ay, ano yung mga kapalikol? Sinauno talaga yun. Hindi ka na, hanap na tayo. Anong ginagawa niyo, Chiki? Naghahanap ng mga objects na makaka-describe ng personality namin. Teka, paano mo nga palang nalaman ang pangalan ko? Nadinig ko kasi sa bus kanina. Ako nga pala si Fernando. Pamangkin ni Mang N. Teng. Sige. Thank you.
Bakit? What happened? Pangit si Mama, tinakot ako. And who is this man? Si Diego, ma'am, ang caretaker namin dito. Mabait naman ho siya at harmless. Baka nagulat lang yan. And who asked you? Nagulat man siya o natakot, I don't care. Keep that weird man away from my girl. Eh, lahat naman tayo may kanya-kanyang toyo. Aba, hindi ko alam na bukod sa pagiging driver, pilosopo ka rin pala. Okay, okay, girls. Kunin niyo na lahat ang mga objects na napili niyo and we'll talk about it inside the cottage. Okay? Let's go. Come on, girls. Come on. Iha, tulungan mo itong police artist namin na may larawan ang mukha ng suspect na pumatay sa lobby mo. Umpisa dati sa kanyang buhok. Alin dito ang nahalik sa buhok niya? Eto ho, ganito. Sunod natin ang kanyang kilay. Eto. Karamihan sa mga bagay na pinili nyo na makapaglalarawan ng inyong sarili is based on how you perceive yourself to be. Kung ano ang tingin sa inyo ng inyong mga magulang, kapatid, at kaibigan. Kung minsan, dahilan sa image na pinoproject ninyo, ay napipilitan kayong gampana ng isang papel na hindi naman talaga kayo. Now, what do I mean? A lot of you pumili ng mga bato at iba pang matitigas na bagay to describe yourself as being strong and tough. Subalit, tanungin niyo muna ang inyong sarili. Ako ba talaga ito? Or are you just being forced to act out a role sapagkat ito ang pagkakakilala sa inyo ng ibang tao? Awareness of what you really are is the first step in improving oneself. Kumbaga sa isang batang musmos, ang unang hakbang. Mamaya, bago kayo matulog, gusto kong isipin nyo ang lahat ng inyong character traits. Know your good points as well as the bad ones, then weigh them. Kilalanin ninyo ang inyong sarili. That will be all for tonight, girls. Breakfast tomorrow will be at 8 o'clock in the morning. Kaya bawal sa inyo ang magpuyat. Bawal din ang lumabas ng retreat grounds. Lenny. Relax. Close your eyes. Trust me. Thank you.
Pwede mo magtanong. Kilala niyo ba itong taon to? Ciao. Ciao, miss. Mawalang galang nga. Kilala niyo ba itong taon to? Boss, kilala niyo ba ito? Anong kailangan mo rito? Boss! Heling! Ano yung boss? Tangina ka! Sabi mo walang tao rito! Sino itong tao na to? Ewan ko, boss. Umalis kayo ng umaga yung mayroon nito eh. Pero hindi bali, boss. Hindi na sayang ang pagod natin. Lamansan din yan, ha? Nakikilala ba itong taon to? Oho, parang kilala ko yan eh. Clarixo, si Buak ang pula yan ah. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Oho. Fernando, di na lang kita ng pagkain.
Baka gutom ka na. Salamat, ha. Sige, kumain ka na bago lumamig itong pagkain mo. Iwan mo na lang, wala pa akong gana. Baka gusto mo, subuan pa kita. Huwag na. Kaya ko pa naman kumain mag-isa. Suplado mo naman. Para nakikipagkaibigan lang naman ako, ha. Alam mo, Fernando, lungkot na lungkot ako dito sa Baguio. Araw-araw, si Diego lang nakakasama ko. Kaya sabik na sabik ako makakita ng taong katulad mo. Buti pa iwan mo na yung pagkain dyan. Babae ka. Hindi maganda tingnan tayong dalawa lang andiyan. Chiki. 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 Labas muna ako, ha. Baka nandiyan si Joseph, eh. Naluloko ka na ba, pa? Hindi ba alam nagre-retreat tayo? Ay, naku. Baka mahuli ka ni Miss Rivera. Sabi nga ni Patria, enjoy yourself while you're young. Kaya, punta ko muna si Joseph. Baka naghihintay na yun, eh. Hi, sweetheart. How was your trip? Fine. Kanina ka pa ba? Ngayon-ngayon lang. Akala ko hindi ka na darating, eh. Maaari ba naman yun, eh. Usapan natin yan. Buti pa, dun muna tayo sa Banderon. Marami nagdadaan dito, eh. Not bad. My parents warned me about. Oy. Wow, man. Bad trip. Wow, man. Bakit ba? Mamaya, mahulog ka pa dyan, eh. Bukas ka na lang magtanong, pati. Hmm.
bukas ulit? Dito? Mm-mm. 11, ah. Sige. Dito sa itas. Sir, wala din dito sa kusina. Mar. Check mo sa lahat ng ospital dito sa Metro Manila at sa mga Karate Pok kung may naganap ng krimen with the same MO. Yes, sir. Pinipigilan ko nga sa ma'am, pero ayaw niyang makinig. So, magmula no, hindi na bumalik si Paz. Now, I want you to gather her things and bring them to me. Me, ma'am? Yes, you. Pag bumalik siya, pabababain ko siya sa Maynila. Pag hindi naman siya nagbalik, right after this retreat, I'm going to go straight to her parents at sasabihin ko sa kanila that I will recommend her dismissal. Nasaan na kaya si Paz? Anong ginagawa mo rito? Parahin mo ko. Mukhang poporma yata tayo. At mga estudyante pang aambisyonin. Bakit lalayo ka pa? Spirit, are you there? Spirit, are you there? Spirit, are you there? Maaari ba namin malaman ang pangalan mo? Thank you.
Ayoko na. Natatakot na ako eh. Balik niyo mga daliri niyo, baka mawala ang spirito. Kailan ka namatay? Yesterday. Talagang ayoko na, hindi na ako sasali. O sige, sunod ka na lang. Pero huwag ka lang maingay, ha? Pas, nasan ka na ngayon? Naririnig mo. Sino pumatay sa'yo? Chiki, hanapin natin si Paz. Saan natin siya hanapin? Lalabas, gaya ng sabi ng spirit. Huwag na, Lenny. For all we know, kasama na siya ni Joseph at nag-e-enjoy. It's only a game. Eto, is this part of the game? Ewan ko. Baka niloloko lang tayo ng mga ibang kasamahan natin para tumigil na tayo. Marami ka pa sinasabi. Basta ako, lalabas, hahanapin ko si Paz. Bahala ka. Matigas ang ulo mo eh. Sino gusto sumama sa akin? Ako. Ako rin. Ginagawa mo dito? May hinahanap kami. Parahin mo ako! Itiwan mo ako! Hinahanap namin si Paz. Si Paz? Huwag namin siyang hanapin pa. Ano ba pakailan mo? Driver ka lang ah! Sinabi ko na huwag din yung hanapin pa si Paz. Puro pa lang diyan ang alam na babae. Thank you.
tonight we're going to have a celebration. But now we're going to talk about the teenager with a goal. Para maging makabuluhan ang ating buhay, kailangan meron tayong goal in life. Something to strive for, hope, and live for. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng kabuluhan ang hiram nating buhay. Napakaikli ng panahon natin sa mundong ito. Wouldn't it be better if we made it meaningful? A person who has no goal in life merely exists. Ang buhay niya ay paikot-ikot lamang, going nowhere in circles. Nandiyan ka pala, Fernando. May papakiusap sana ako sa'yo. Mukhang yung lady staffer natin nagbakasyon din eh. May cookout party tayo mami ang gabi. Kung pwede sana, mag-gather ka ng firewood, uling, at kung may lumang goma, mas magaling. Okay? Siya nga pala ho. Kailan ho tayo bababa ng Maynila? Bukas, bababa na tayo. Damihan mo firewood, ha? Kaya ngayon pa lamang, habang bata pa kayo, iset na ninyo ang inyong goal sa buhay. Some goals take years to achieve. Some may even take a whole lifetime. Patria? Bago tayo tuluyang magtapos, meron pang isang bagay na gusto naming gawin ninyo. Ang lahat ng pangalan natin ay naririto sa loob ng basket na ito, nakasulat sa isang maliit na papel. Bumunot kayo ng isa, huwag niyong pagsasabi kahit na kanino. Kapag pangalan niyo nakuha niyo, ibalik niyo agad, kumuha kayo ng iba. Ang pangalan sa papel na mabubunot niyo will be your adopted sister from this day on. Ipagdarasal niyo siya. Go out of your way to help her kung kailangan niya ng tulong. But the most important thing is that you shouldn't let her know na siya ang inyong adopted sister. Ang pangalan ng biktima. Ina-identify siya ng maid ni Mr. Vera. Si Ma Enteng ang driver ng school bus. Sino Mr. Vera? At kanyang mga estudyante? Natuloy ba sa Baguio? Oo, hindi madaling araw na yun. Natuloy sila. Are you having a good time? Yes, ma'am. Meron sana akong gustong ibigay sa'yo. A gift. Nasa kwarto ko. Alam mo, Chiki, of all my students, I like you the most. You're very smart. Thank you, ma'am. Pagkalipas ng ilang minuto, sundan mo ako sa kwarto ko so that I can give you my gift. Aantayin kita. Thank you.
ano ko. Sige na, binuto ko talaga yan para sa'yo. Salamat, Fernando. Ay, nako. Puporma ka lang, mali pa dialogue mo. Ano pa siya na pinagasabi mo? Eh, chiki pangalan niya. Some more? Oh, kayo. Okay na? Anong oras na? Hindi ko alam eh. Wala ko rin oh. Uy, ayaw niyo pa umaga. Dali ah. Uy, saan ka pupunta? Chiki. Think of nothing. Ang tanging maririnig mo ay ang tinig ko. Relaxed. You will think only of what I tell you. Picture yourself in an island full of tall trees. Sa dakong kaliwa mo, makikita mo ang dagat. Do you see the sea, Chiki? It's blue and calm. Nag-iisa ka lamang, Chiki. Miss Rivera? Ano ang kailangan mo? Eh, yung mga estudyante ho nyo, nagdadamo ho eh. Susunod na ako. Ah, baka magwala ho yung mga yun. Susunod na ako. I'll deal with all of you when we get back to Manila. Nahuli kong nagmamarihuana ang mga kasamahan mo. Chiki, baka hindi ka na makahinga riyan. Chiki. Ayan, baka makikaw tayo. Tama ka na nga dyan. Puro ka iyak. Eh, kasalanan naman natin lahat to eh.
I'll see what I can do. Kakusapin ko si Nida. Asan ba siya? Huwag mo akong pakialaman, Diego. Wala tayong dapat pagawa yan. Ma! Thank you.
Matakot, Chelo. Wala na silang lahat eh. Tayong dalawa na lamang nandito. Di kita sasaktan. Mahal kita, Chelo. Matagal na panahon din kitang hinanap. Hinintay gabi-gabi. Ayaw akong patahimikin ang utak ko. Nung matauhan ako sa ospital pagkatapos ang ginawa nila sa atin, sabi sa akin ng mga magulang mo, patay ka na raw. Patay ka na raw, Shielo. Niloloko nila ako eh. Alam ko, umpisa pa lang, ayaw nila ako para sa'yo. Galit sila sa akin, di ba? Kaya nga nagtalan tayo. Gusto nila akong pariwalayan, patay ka na. Hindi nila alam. May sumpaan tayo. Hindi natin iiwan ng shitsa. Hindi ka maaaring mamatay, Shielo. Pinaka-iibig kita. Ako! Ilang oras ako nag-aago buhay sa operating table. Malapit sa puso ang tama ko. Tira mo! Tira mo! Subalit, lumaban ako. Alam ko naghihintay ka. May sumpaan tayo, Shielo. Kaya, kahit ano sabihin nila, ayokong maniwala. Alam mo ba, kinulong nila ako. Sinama nila ako sa mga taong sirang ulo. 3 lang. Parang hayop. Tiniis ko ang lahat dahil lamang sa'yo, Shielo. Lahat. Nung pinalaya nila ako, nabalitaan kong ng ibang bansa na mga magulang mo. Alam ko, hindi ka sasama sa kanila. Pagkat iniibig mo rin ako, di ba? Kaya hindi mo akong kayang iwan na nag-iisa. Halos mabaliw ako ng paghahanap sa'yo. Nilibot ko ng buong Maynila. Halit, hindi kita makita. Nakita ko ay ang dumi ng lipunan. Mga taong walang karapat ang magbuhay sa mundo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na. Hindi ko mapigilan na. Ikaw at ang nararapat na parusa sa mga taong katulad nila. Buti na lamang, nakita kitang muli. Mahal na
mahal kita, Shelo. Sa buong buhay ko, ikaw lamang ang minahal ko ng ganito, ah. Huwag mo na akong iwan muli. Ha? Kabanta! Kitang-kita ko, pinatay si Lenny. Itong shirt care dito. Daladala yung sabi sa dyan. Ko, dalian nyo ko. Nasaan siya ngayon? Kitang-kitang punta sa driver's quarter doon. Dalian nyo, sir. Baka may abdi mangyari sa dyan. Let's go, man! Hindi ako si Shelo. Chicky ako. Hindi ako si Shelo. Para mo ng awa. Paniwala ka sa akin, Fernando. Hindi mo ba inisip na baka totoo ang sinasabi nila sa'yo? Bakit ka nila lulukohin? Kung buhay siya, di dapat sana nagkita na kayo. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ako si Shelo. Kung totoo, mapatay na si Shelo, Fernando. Darating ang panahon, magkikita kayo muli. May pangako ang Diyos sa atin. Pagkatapos natin dito sa mundo, magsasama-sama tayong muli. Wala akong kasalanan sa iyo. Naintindihan mo ba ako? Hindi ako si Shelo. Hindi! Fernando, mangalagat kami ng batas. Alam namin nandiyan ka sa loob. Sumuko ka na. Napaliligiran ka namin. Binibigyan ka namin ng 3 minuto para sumuko at ilabas ang babae nga. Mentally, ibabalik nila ako rin eh. Ayoko na! Ayoko na!
Control. This is Lieutenant Miranda. We're here in Baguio on a follow-up mission. Over. Yes, sir. Diretso nga sa akin ni Major para tungkol sa pagdating niyo. Over. Asides, alam mo ba kung saan nagre-retreat yung mga grupo ng babaeng estudyante na galing Maynila? Mga taga St. Anne's Academy. Over. Yes, sir. Sorry, Mr. Recompense. Magsama ka ng dalawa. Magamagayaro. Thank you.
Diyan lang kayo. Cap. Lieutenant Miranda, Manila Homicide Division. Kami yung kumakotak sa inyo tungkol sa isang killer na hinahanap namin. Bakit? Ano ba ang pangalan ng killer na hinahanap mo? Fernando. Thank you.